iwasan ng pagmamahal. Hindi masaya. Meron siyang need na hindi na pupunuan. Okay, maraming salamat po, Doktora Sawsaw Peeps. Eto na. Ano ba ang inyong masasabi? Kanino ba kayo kakampi? Tandaan natin na ang puti ay si Joy at ang pula ay si Sandy. Patigyan ang mga boto ninyo. Nakot siyang ami, parang sa puti. Parang sa round na ito, ha? Mas marami ang nagtaas ng puti. So medyo namang si Joy, ha? Nako, nako. Mas matindi pa po ang harapan at bangayan dahil makikilala na po natin ang lalaking punot dulo ng gulong ito. Nako yan si Adan. Tiyak na labo-labo na ito. Susunod na po yan dito sa Face to Face. Ano pakiramdam ngayon na after 4 years, magkikita kayo uli ng babaeng iniwanan mo at kasama niyo yung bading na kasalukuyang kinakasama mo? Una-una po, masaya. Kasi may mga issues na dapat liwanagin. May mga issues na dapat aminin ito. Lumantad ang nasa gitna ng kaguluhang ito. Sino nga ba siya at bakit niya nagawang iwanan si Joy para kay Sandy? Patindi na ng patindi ang tensyon dito po sa loob ng studio dahil ngayon makikipag face-to-face na ang may sala ng lahat. Si Gerard Maslok, labas na, Gerard! Please, please! Please, please! Please, please! Joy, dun siya umupo sa kanan. Ha? Okay na po. Matagal na rin naman po yun. Itanggap ko na po yun. Basta sa akin na sa akin yung anak ko, masaya na ako. Makaligaya na lang din siya. Gerard, bakit ka dyan umupo? Naiiyak ako for Joy. Bakit? Kung dun man ako umupo, baka po, mas lalo akong masaktan, mas lalo akong loloko. Balikan lang natin yung nangyari, no? Ano ba yung naging turning point or naging reason sa palagay mo kung bakit iniwan mo si Joy para kay Sandy? Meron na rin siya. Meron siya? Nahuli ko po sila one time nung first boyfriend niya. Medyo na-shock ako doon, ha? Kasi kanina, nung sinasabi ni Sandy yon, parang ayoko pang maniwala. Hindi sa meron akong kinakampihan, pero ngayon sinasabi mo na meron si Joy. Joy, can you explain? Diba nung nag-usap tayo nung tungkol sa inyo, diba buntis ako noon, paano ako makakapanlalaki? Inaamin ko sa'yo, meron na ako ngayon. Diba nung umuwi ako galing abroad, tapos kayo pa rin, iniwan ko na sa iyong bata, wala ka pa rin ginawa. Ang tanong kasi, ano yung turning point ko kung bakit kita iniwan? Hindi pa, iniwan Joy, mo ako. Nagsama tayo sa North Fairview, trying na mabuo tayo ulit. Ano so, tayo sa magulang mo, diba? Doon tayo sa magulang mo. Sa magulang mo, pero humiwalay tayo dahil dumating ka galing ibang bansa, tama ba ako? Humiwalay tayo. Noong time kayo, naging kayo na. Diba? Oo. Oh, ibig sabihin, nagloko ka na sa akin eh. Paano mo ako sasabihin, ako ang nagloko, diba? Umayos ka na mga sabihin. Alam ko, nabanggit na kayo, nalipin lang kami. Oo. Ang kapal na mukha mo sabihin, nagpakasal tayo. December 15, 2006, kinasal tayo. December 16, umalis ka ng bansa, hindi ko alam. Tama? Sino sabi ng naloloko ngayon? So parang ang nakukuha ko dito, Gerard, meron kang... Nalipin kami? May galit ka rin nararamdaman. Meron. Sinungaling siya eh. Joy, alam mo, kinasal tayo. Pero narinig ko kanina, sabi mo, live-in tayo. Nag-live-in tayo, oh, dahil estudyante tayo. Pinangako ko sa magulang namin na magtatapos muna ako kahit maaga ako nag-asawa. Okay? Ako pa may kasalanan ngayon, ah. Bakit siya, o bakit ko kinuha siya sa poder ng mga magulang? Bakit ako napilitang mag-asawa ng maaga? Bakit? Bakit?
dumating sa punto na may nangyari sa amin, walang sabi na nila, if you are a dapat version niya. Bilang lalaki, proud ka, pwede nakuha mo ang babae na Alam mo ka ba? Huwag kang sinungaling. Sabi mo sa akin. Puro paninira. Bakit? Dahil sirang-sira ka? Dahil pumatol ka sa kanya? Hindi na. So, ay, dapat ka magpaniwalaan. Simula sa pun pala nagsinungaling ka. Kapal naman ang mukha mo. Paano mo nalaman? Sabi mo hindi ka nagpasa naman talaga kayo. Sinabi nga yan, hindi kami kasal. Okay. 8 months old nung buntis siya, lumayos na sa bahay ng magulang ko. Lumayos daw siya kasi nalaman na niya na kayo ni Sandy. Nalaman po niya. Lumayos siya. By that time, inaayos pa namin ng problema. Pero anong ginawa niya? Nilayasan ka niya. Dumating po kami ng bahay ng magulang ko, ng mama ko, letter lang sa unan ko ang nandun. At doon niya sinabi at pinaliwanag kung anong nangyari? Aalis na siya. Babalik na siya sa poder niya. Anong sinabi niya ang rason? Hindi na po niya gusto, ayaw niya na. Gusto niya na tapusin. Kaya uuwi na siya doon. Sa probinsyang yun na pinuntahan niya. Doon siya nang anak. Dahil doon daw, mas maganda yung buhay na ibibigay sa kanya. Pero ang sinasabi ni Joy, magkasama pa kayo, magkarelasyon na kayo ni Sandy. Opo, totoo po. Dahil noong mga panahon na yon, hindi ko na po naramdaman ang ituring na bilang isang asawa. Unang-una po, estudyante po kami noong mga panahon na yon. Tumigil na siya, kailangan niya magtrabaho, which naiintindihan ko. Pero dumating sa punto na wala na eh. Nawala yung love. Bakit kasi ayaw mo? Hindi ko nawala. Ikaw bilang asawa, kahit anong pagod mo, gagampanan mo ang responsibilidad mo bilang isang mabuting asawa. So parang sinasabi mo sa amin na mas maalagain si Sandy kaysa kay Joy. Okay. Inalagaan niya ako bilang isang asawa. Isa lang ako talaga yan, Miss Annie. Bakit niya sinasabi yung mga bagay na yan? Diba? Ano yung paninira? Bakit? Hindi. Sinungaling ka kasi. Hindi yung paninira. Ayun ang totoo. Uy, ang dami mong alam. Siyempre. Sobrang asing kasinungalingan. Sa dami ng mga asinungalingan ang ginawa niya. Ay, ikaw walang kasinungalingan. Napakabait mo. Nasaktan ko man siya dahil pumatol ako kay somebody. Pero hindi yung napakarami pala nakapaginawa. Okay, Gerard. Ang tanong ko sa'yo ngayon, sa lahat ng kaguluhang ito nangyayari sa pag-ibig ninyo, ano ang role mo bilang ama? Paano? Hindi ko po kaya ang gampanan bilang ama dahil hindi niya ako pinayagang maging ama sa bata. Bakit? Inalayo po niya sa akin yung bata eh. Inalayo mo ang bata? Sa anong dahilan, Joy? Ayoko naman po lumaki yung anak ko, nakasama niya, ganyan pa rin. Ayaw mo yung lumaki. Pero... Babae. Babae o lalaki? Babae. Ilang taon na siya ngayon? 5 years old na. So, may isip na. So, ibig sabihin, alam na ang nangyayari. Sa usaping custody ng anak, alamin nga natin kung may laban ba si Gerard. Attorney Acosta, meron po bang laban si Gerard? Kasi sinabi po niya kanina na hindi po niya nakikita yung bata. Actually, may karapatan si Gerard na bisitahin yung kanyang anak. Mm-hmm. Pero sa puntong ito, dahil below 7 years old yung bata, dapat naka-enjoy yung bata. Mga ka-face-to-face, pagulo na ng pagulo ang usapan. Hindi ko na maintindihan, nahihilo na ako. Ngayong nagkaalaman na ng katotohanan, eto na, ang boto ng ating mga sausaw peeps, ang argumento ng Trio Tagapayo at ang aking opinion. Maririnig nyo na, sino kaya ang tama? Sino ba ang mali? Sa pula ka ba? O sa puti? Sabay-sabay po natin alamin ang lahat ng yan sa pagbabalik ng face-to-face. So ngayon, handa ba kayong magkapati? Magsasalita siya na kung ano-ano na malay mo mapanood ng anak namin. Face to Face would like to thank Kalayan Surgery Center, Jed's Island Resort, AXN Time and Shade, Salon de Manila, Plains and Prints, Placenta by Sam Strip, Banana Leaf Restaurant located at the second level podium.